Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Ama sa langit na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin ang mga lumakad palayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, at sinugo po ninyo ang inyong tanging anak na si Jesucristo dito sa sanlibutan upang iligtas kami. At ang Panginoong Hesus ang umako ng sumpa at paghukom sa halip na kami. Maraming salamat po sa biyaya na nag-ingat at tumulong sa amin upang malinis ang lahat naming kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na dumanak sa kanyang kamatayan upang hindi na namin harapin ang paghukom at puot ng Diyos. Kami ay tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon at ikaw po ay lagi naming kasama at gumagabay sa amin sa pamagitan ng iyong salita at espiritu upang kami ay makapaglingkod sa Diyos at mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay. Salamat po sa biyayang ito. Sa oras pong ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay magkakasamang nagkakatipon sa harap ng Panginoon upang purihin ang dakilang biyaya at matuto ng iyong salita, magpasalamat sa fellowship kasama ka, at naniniwala po kami na ikaw ay kasama naming maging sa mga oras na ito. Pakiusap, bantayan po ninyo ang bawat isa sa amin at sa pamagitan ng iyong mahabaging mga kamay ay alalayan niyo po kami na itayo kaming matibay sa pamagitan ng iyong biyaya at salita. Gabayan kami upang mabuhay kaming karapat-dapat bilang anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Pakiusap, manatili ka po sa lahat ng churches sa bansang ito at sa buong mundo at sa lahat ng mga brothers at sisters na ipinapangaral ang ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. At pakiusap, bigyan mo po kami ng mas higit pang kapangyarihan sa pamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan ng banal na espiritu. Tulungan ninyo po kaming sumaksi sa ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang at upang matupad namin ang dakilang gawain ng Diyos sa pamagitan ng pag-akay sa mga kaluluwa tungo sa Panginoon para sa kaligtasan. Pakiusap, ibalik mo po ang maayos na kalusugan para sa mga may sakit at bigyan ng kalakasan ang mga nanghihina at pangunahan silang mabuhay sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa natitira nilang buhay. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng salita na aming kinakailangan ngayon at ipakita sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Tulungan ninyo po kaming maunawaan ang inyong kalooban at ang banal mong salita na nais mong ihayag sa amin maging sa oras na ito. Ang aming Panginoon na iniingatan ang aming kahinaan, pakiusap, itayo po ninyo kaming malakas upang matapang na makapagpatotoo ng ebanghelyo at mabuhay sa banal mong kalooban sa pamagitan ng pagkakaroon ng higit pang karunungan, lakas ng loob, kapangyarihan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. 1 chapter 14. Verse 25 hanggang 26. 1 chapter 14, verse 25 hanggang 26. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, samantalang ako'y nananatiling kasama pa ninyo. Subalit, ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Tuwing Linggo, patuloy po nating pinag-aaralan yung ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ito yung unang bagay na dapat nating malaman tungkol sa buhay ng born-again Christian. Ngayon, ang panahon kung saan ang madilaw na usbong, ito po ay lumalabas na dun sa tuyong punong kahoy na sa tuwing winter ay akala natin ay mga patay na. Namumulaklak ang mga bulaklak at ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng buhay. Yung Bible Seminar po ay idinaraos sa buong bansa at maging sa buong mundo. Naniniwala po ako na ngayon, yung mga pag-iigpit dahil sa coronavirus ay inalis na at tayo ngayon ay naging mas malaya
Bagamat hindi po tayo makapag-evangelize ng malaya noong nakaraang 2 taon dahil dito po sa pandemyang ito, ay tayo ay na at dahil nasa ilalim nga po tayo ng maraming kontrol. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para makapag-evangelize, magkaroon ng fellowship at mabuhay sa pananampalataya mula sa ating puso. Ito ay kalooban ng Diyos at taimtim nating ninanais na ang gawain ng pagliligtas ng maraming kaluluwa ay magpatuloy. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na, subalit marami pa rin kaawa-awang kaluluwa ang hindi paligtas at hindi nakakakilala sa Diyos. At ang mga taong sinisikap mabuhay bilang Kristiyano, subalit hindi pa naman born again at patuloy lamang sa kanilang buhay relyoso. Mayroon tayong matinding responsibilidad na ipangaral ang ebanghelyo sa mga ganitong kaluluwa. Sa panlabas, kailangan nating patuloy na ipangaral yung ebanghelyo. Pero yung sa panloob ay dapat na mabuhay tayo sa pananampalataya ng karapat-dapat bilang mga ligtas sa tanak ng Diyos. Ang maliit na punong kahoy ay hindi magbubunga. Ang bata ay walang kakayang manganak. Kagaya ng puno at mga hayop na lumalaki sa takdang panahon upang magbunga at magparami. Naniniwala po ako na kahit ang mga Kristiyanong ligtas ay hindi maipapangaral ang ebanghelyo sa ibang mga tao at matupad ang gawain ng Diyos kung meron pa rin silang maliit na pananampalataya. Kaya ito po ay isang katotohanan na ang mga naunang ligtas ay nangaral ng ebanghelyo ng mas matapang habang lumalago ang kanilang pananampalataya. At pinangunahan nila ang tamang buhay pananampalataya sa salita at maraming kaluluwa ang naliligtas. Kaya yung dalawa ay ganap na magkaugnay. Yung panlabas, silang nangaral ng ebanghelyo, tapos yung panloob, silang nabubuhay ng nararapat bilang Kristiyano. Kung ikaw ay naligtas, subalit wala kang puso na mag-evangelize ng ibang tao, wala kang lakas ng loob o lakas para mag-evangelize at ang gawain ng kaligtasan ay hindi nagaganap, dapat pag-isipan mo ang iyong sarili. Tanungin mo yung sarili mo, tunay ba akong ligtas? Kung sigurado ka na tungkol dun sa iyong kaligtasan, kailangan mong aminin na ang iyong pananampalataya ay hindi lumalago ng maayos at hindi nabubuhay ng maayos bilang Kristiyano. Kaya nga, napakahalaga na malaman na ang buhay ng isang ligtas na tao ay may direktang epekto hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi ganun din po sa pamilya nila at sa buong iglesia at sa maraming tao na hindi paligtas. Kaya po, kailangan nating pag-isipan ulit yung ating buhay pananampalataya bilang mga born-again Christian. Ano ang kahulugan ng manatili sa Panginoon at kung ako ba ay nabubuhay sa Panginoon? At pagsisikapan nating mabuhay na manatili sa Panginoon, patuloy ko pong sasabihin yung tungkol po sa buhay na nananatili sa Panginoon at ngayon ay yung 12th pagkakataon. Sinasabi ng Biblia ng detalyado ang tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon. Doon sa Juan chapter 15, verse 3 hanggang 4, sinasabi, "Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Sinasabi ng Panginoon sa mga ligtas, sabi, manatili kayo sa akin. At ito po ay isang utos. Pagkatapos, sinabi niya, ako'y sa inyo. Ang ibig sabihin nito, ang Panginoon ang kikilos ng may buhay at kapangyarihan. Doon sa Juan chapter 14 verse 20, sinasabi, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Natutuhan natin nung araw na tayo ay naligtas ay hindi lamang sa tayo sumampalataya sa Panginoon na nagligtas, kundi sa Panginoon na nananatili sa atin. Yung Panginoon ay siyang nagligtas. Kahit na hindi mo alam na siya ay nananatili, siya pa rin ay nananatili sa iyo. Kailangan mong malaman na nariyan siya sa iyo. Sa 1 Korinto
chapter 6 verse 19, sabi, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu Santo ay may parehong kahulugan at ang dahilan ng pagsaway na ito ay hindi ba ninyo nalalaman ang Espiritu Santo ay nasa inyo? Ito ay dahil yung mga taong nagsasabing sila ay ligtas at hindi alam kung ano ang buhay Kristiyano kasama ng Panginoon at gayunpaman ay namumuhay pa rin ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa sa laman at hindi namumuhay ng isang mabuting pamumuhay. Ngayon, yung buhay Kristiyano ay nagsimula sa katotohanan na ang Panginoon ay nasa akin. Matapos ang Israelita ay naging alipin ng paraon sa loob ng mahigit na 400 years, sinugo ng Diyos si Moises upang palayain sila mula sa Ehipto at tumawid sa dagat na pula patungo sa Kanaan na ipinangako ng Diyos. Bagamat yung mga Israelita ay pinili ng Diyos, ang katotohanan na sila ay bumaba sa Ehipto upang maiwasan yung taggutom bago maglingkod sa Diyos, at naglingkod sila sa paraon bilang mga alipin sa loob ng 400 years ay hindi lang basta kwento ng ibang tao, kundi ito ay mismong kalagayan natin bago tayo naligtas. Bagaman tayo ay mga marangal na nilalang na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, bago tayo naglingkod sa Diyos ng maayos, nagsilbi muna tayo sa Diablo. Mula doon sa halamanan ng Eden, sinuway din ni Adan ang salita ng Diyos at tinanggap ang mga kasinungalingan ng Diablo bago niya sinunod ng maayos ang Diyos. Kaya naputol yung pakikipag-ugnayan niya sa Diyos at mula noon, ang mga tao ay namuhay na ayon sa mga kagustuhan ng laman sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Bagaman, may espiritu tayo na nilalang ayon sa wangis ng Diyos mula sa kapanganakan, sinabi ng Diyos na tayo'y malayo sa Diyos at naliligaw. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo noy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Sinabi niya na hindi tayo naglilingkod sa Diyos, ngunit naglilingkod tayo sa Diablo at naging alipin ng kasalanan. Kaya nga, sinabi ng Biblia, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Kung tayo'y lalahad dun sa daang patungo, dun sa dulo nito, ito yung daang patungong impyerno. Tungkol kay Judas Iscariote na ipinagbili si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak, sinabi ng mga apostol, tinalikuran ni Judas ang pagpapala ng Diyos. Bilang isa sa 12 apostol ay tumanggap siya ng isang mahalagang pagpapala, subalit na tinalikuran ni Judas upang siya ay pumunta sa sarili niyang lugar. Saan siya nararapat? Si Judas ay umalis kung saan siya nararapat. Kung saan tayo dapat mapunta ay ang lugar ng impyerno. Tayo din ay hiwalay sa Diyos at nabuhay ayon sa kagustuhan ng laman, sumunod sa Diablo na kumuha ng kapangyarihan ng himpapawid at tayo ay mga alipin ng Diablo. Ngunit, iniligtas tayo ng Diyos mula roon. Ang pangalan ni Moises ay nangangahulugang pagligtas at ang pangalan ni Jesus ay nangangahulugang kaligtasan. Si Moises ay anino ni Jesus. Ang pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkalipin sa ilalim ng kapangyarihan ng paraon sa Ehipto ay nagpakita sa atin na ililigtas tayo ni Jesus mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamagitan ni Jesucristo, tayo ay mapapalaya. Ang dahilan kung bakit sila iniligtas ng Diyos ay upang ibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham. Ang lupain ng Kanaan ay anino ng walang hanggang langit. Ang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ayon sa larawan ng Diyos ay hindi para bigyan tayo ng biyayang magkaroon ng magandang katawan at mamuhay ng maayos dito sa mundo. Kundi ito ay para dalhin tayo sa walang hanggang langit at bigyan tayo ng banal, walang hanggan at malwalhating mana tulad ng Diyos.
Ang lupang pangako ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto at sa lupain ng Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Gaano man kaganda ang lupa, kahit na ito ay ipinakita na maganda ang daloy ng gatas at ng pulot, ngunit ang lupa ay lupa. Gayunpaman, ang lupain na ipinangako ng Diyos sa atin na nagligtas ay ang bagong langit at ang bagong lupa na binanggit dun sa Apocalypse chapter 21, kung saan ang Diyos ay kasama natin magpakailanman. Walang sakit, walang kamatayan, walang dalumhati, walang pagluha, walang malupit na diktador, walang mapanlinlang na manlilinlang. Ito ay isang banal at maluwalhating walang hanggang kaharian. Kailangan nating malaman na iniligtas niya tayo upang ibigay sa atin ang kaharian. Kaya, pagkatapos iligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto, tinawid nila yung dagat na pula at nang sila'y patungo na sa lupain ng Kanaan, ayon dun sa Exodus chapter 25 verse 8, sinabi ng Diyos kay Moises, "Igawa nila ako ng isang santuario upang ako'y makapanirahan sa gitna nila." Santuario. Yung santuario ay nangangahulugang banal na lugar. Nangangahulugang gusto ng Diyos na makapanirahan kasama sila. At doon sa Exodus chapter 29 verse 46, kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahang kasama nila. Ang dahilan ng pag-alis sa mamamayan ng Israel mula sa Ehipto ay upang ang Diyos ay makapanirahan kasama nila. Nakakamanghang salita, hindi po ba? Napakalaking biyaya na iniligtas sila ng Diyos at nakakamangha din na ang kapangyarihan ng Diyos ay ahayin sila sa lupain ng Kanaan. Ngunit, ang Diyos na mananahan kasama nila ay higit na kamangha-mangha. Ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahan kasama nila. Ano yung layunin ng kaligtasan ng Diyos? Ito ay upang makapanirahan kasama ang Diyos. Kaya nga dun sa Mateo 1, siya yung mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang dahilan ng pagliligtas sa atin ay Emmanuel upang makasama natin ang Diyos. Sinabi ng Diyos na hindi lamang sa araw na makapunta tayo doon sa langit natin makakasama ang Diyos, kundi simula ito, doon sa araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw na tayo ay tatayo na sa harapan ng Diyos habang naninirahan pa tayo sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Naniniwala po ba kayo nito? Hindi nagsasalita ng walang kabuluhan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo at katotohanan. Sa sandaling tayo ay naligtas, ang Diyos ay kasama natin. Kaya nga, ayon dun sa Exodus chapter 25, 21 hanggang 22, ginawa yung santuario kung saan maninirahan ng Diyos. At naroon ang dakong kabanal-banalan. Sa loob nito ay ang kaban na naglalaman ng 10 utos na ibinigay ng Diyos at sa itaas ng kaban ay ang luklukan ng awa. At ang lugar kung saan matatagpuan ng kaban ay ang dakong kabanal-banalan. Doon sinabi ng Diyos na makikipagkita siya sa kanila. Doon ako makikipagtagpo sa inyo. At sinabi ni Moises, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga utos para sa mga Israelita. Ngayon, ang dapat nating isipin dito ay ang lahat ng ito ay tungkol sa mga naligtas sa pamagitan ni Jesucristo sa panahon ng Bagong Tipan. Ipinakita niya rito ng mas maaga bilang isang anino. Sa sandaling tayo ay naligtas, naniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin at tatagpuin tayo ng Diyos. Paano? Ang katotohanan na ang puot ay nawasak sa pamagitan ng krus at ang pagkakasundo ay nakamit. Ang kaaway ay nakipagkita sa Diyos. Nakilala natin ang Diyos doon sa krus. Ibig sabihin ay nagkasundo na tayo. Kasama natin ng Diyos at doon nagsasalita ang Diyos. Yung mga naligtas ay dapat maniwala na ang Diyos ay kasama natin at makinig sa sinasabi ng Diyos sa atin. Matapos tayong maligtas, hindi na tayo nag-iisa, ngunit ibinigay sa atin yung Espiritu Santo sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo nag-iisa, kundi isang grupo ng mga taong naligtas, isang grupo po.
Kapag ang isang tao ay ipinanganak, ang bata ba ay mauhulog mula sa langit ng mag-isa? Ang pamilya. Diba, mayroong pamilya. May ama at ina na nagsilang, pati ate, kuya, tito, tita at pamilya. Dito tayo, bahagi ng isang pamilya. Sa Efeso chapter 2 verse 19, sinabi doon, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Ano yung dayuhan? Isang taong walang pakialam. Ang banyaga, mga bisitang dumaraan lamang ito. Mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo'y pamilya ng Diyos. Kung mag-isa ka lamang, anong klaseng pamilya ito? Ang grupo ng mga ligtas ay isang espiritual na pamilya. Kaya simula ng maligtas tayo at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. Fellowship. Fellowship ng Diyos. Ng Diyos Ama at ni Jesucristo na nasa gitna natin at ng mga naligtas. Ibig sabihin na kabilang ako rito. Kayo ngay ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Tayong lahat ay pinagsama sa katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo ng katawang ito at bawat isa sa atin ay bahagi ng katawang ito. Ipinapaliwanag ito ng Biblia sa iba't ibang paraan. Sa katawang ito, nakatagpo natin ang Diyos at patuloy na nagsasalita sa atin ng Diyos. Doon sa tabernakulo, hindi lamang pinapainit ng Diyos ang malamig na hangin, kundi pinapatnubayan sila ng hanging ulap pag umaga, o haliging ulap, sorry po. Isang haliging ulap mula sa nakapasong init at haliging apoy naman mula sa gabi. Sa katapusan ng Exodo chapter 14, ang haliging ulap at apoy ay nananatili sa ibabaw ng tabernakulo. Kapag yung haligi ay tumigil ng isang buwan o ng isang taon, sila ay dapat manatili doon ng isang buwan o isang taon. Kapag yung haliging ulap ay pumapaitaas, sila'y maglalakbay. Lahat ng tao'y nagtitipon at susunod. Ang Diyos ay kasama nila. At ang Diyos ang nag-iingat at pumapatnubay sa kanila. Ngayon, ang Panginoon ay kasama natin. Nagsasalita sa atin, nag-iingat at pumapatnubay sa atin. Kaya, kailangan nating malaman kung ano ang paggabay ng Espiritu Santo. Kung ligtas lang tayo, kagaya ng ating grilyosong buhay dati, kapag Linggo, pumupunta tayo dun sa church, bumabati, kumakanta ng himno, nananalangin, nakikinig ng sermon, at nagbibigay ng ilang salapi. At pagkatapos, nagawa ko na yung tungkulin ko. Hindi ito pananampalataya. Ginagawa rin ito ng ibang reliyon ng maayos. Hindi ito ang pananampalatayang sinasabi ng Biblia. Ang Panginoon ay kasama natin. Silang mga mabubuhay magpakailanman kasama ang Panginoon sa langit ay mayroong fellowship kasama ang Panginoon araw-araw habang nabubuhay sila sa mundong ito. Nakikinig ng salita ng Panginoon, tatanggap ng tuntunin ng Panginoon at pag-iingat at patnubay at mabubuhay kasama ang Diyos hanggang sa makapasok sa kaharian. Ito yung pamumuhay ng Kristiyanong may pananampalataya. Kung hindi, bagamat ligtas ka na, maaari kang makapamuhay ng walang kinalaman sa Diyos. Alam niyo po ba yung ganong kamangha-mangha? Gaano ba nakakamangha ang anak ng Diablo na naging anak ng Diyos na ang taong papunta sa impyerno ay pupunta na sa langit at ang taong naligaw ay nakabalik na sa kandungan ng Diyos at kasama siya? Mayroon bang gaya nito? Kung tutusin, kinikilabutan ako. Paano ba maililigtas ang Panginoon ang isang makasalanang tulad ko at gawin iyon? Gaano ba tayo kamahal ng Diyos dahil tayo'y mga nilikha niya? At gayon nga. Kaya ang salitang nasa Juan chapter 14 ay napakahalaga. Pumili si Jesus ng 12 alagad. Tinuruan sila ng salita sa loob ng 3 kalahating taon. Gumawa rin siya ng mga himala
sa kapangyarihan ng Diyos at minahal sila. Narinig at sinunod ng mga alagad si Jesus yung kanyang mahalagang salita araw-araw. Subalit, yung problema ay hindi talaga nila naunawaan yung salitang ito. Bakit? Dahil ang salita ng Panginoon ay hindi pampatalino, moral, filosofikal, o logical sa mundong ito, kundi tinig ng langit. Tinig po ito ng langit. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 12 verse 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin at siya'y nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Ito ang marinig ng tao, yung salita ng Diyos. Hindi ito maunawaan ng mga alagad noon. Hindi nila naunawaan na ang mga salitang sinasabi ni Jesus ay salita mismo ng Diyos at hindi nila naunawaan yung kahulugan ng mga salitang ito. Sinasabi lang nila, mabuti yan. Maging yung mga alagad na kumakain, natutulog, nabubuhay, nakasama ni Jesus sa loob ng 3 kalahating taon ay hindi ito naunawaan. Marami sa mga taong ito ang nakarinig mismo. Nagdun sila sa harapan ni Jesus. Subalit, naunawaan po ba nila? Hindi nila naunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung hindi nila ito naunawaan, bakit patuloy pa rin sa pagsasalita ang Panginoon? Hindi nila ito naunawaan noon. Subalit, anyway, basahin natin ulit yung ating talata dun sa John chapter 14. Upang doon, malaman natin ng maigi. Bakit nga ba? Maski nakikinig sila, ay hindi nila naunawaan kung ano yung sinasabi. So, sa Juan chapter 14, verse 25, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, samantalang ako'y nananatiling kasama pa ninyo. Subalit, dun sa verse 26, sabi, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Sinabi ko na, subalit hindi ninyo naunawaan. Subalit okay lang. Naunawaan ninyo rin ito sa ilang sandali. Kailan? Mangyayari ito kapag yung tagapayo, ang Espiritu Santo na susuguin sa aking pangalan ay darating. Ito yung magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at ituturo sa inyo yung lahat ng mga bagay na sinabi ko na at hindi ko pa nasasabi. Lahat ng kailangan ninyong malaman at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Yung Ebanghelyo, ayon kay Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ay ito yung mga gawa ni Jesus. Dito nakatala yung lahat ng ginawa ni Jesus, ang mga sinabi ni Jesus at lahat pa. Subalit, ito'y naisulat pagkatapos ng kamatayan ni Jesus. Pagbangon mula sa mga patay at yung pag-akyat sa langit. Pagkatapos mangyari lahat iyon. Subalit, paano nila naitala ang mga ginawa ni Jesus sa gayong detalye? Hindi lamang nila ito isinulat, kundi isinulat din nila ang kahulugan ng mga salita ni Jesus. Mayroon ba silang matalas na isipan yung mga alagad kaya sila'y napakagaling at dinagdagan pa nila yung kanilang ng sarili nilang mga kaisipan yung sinulat dito? Hindi po yun. Halimbawa, kapag ang presidente o yung special na tao ay mayroong announcement o panawagan, yung mga reporters ay natataranta kung paano maisusulat ng mabilis, kung ire-record ba nila ito o paiiksiin. Inaayos ito ng mga journalists at ipinalilimbag dun sa kahayagan. Ganun yung ginagawa nila. Subalit, habang sumusunod ba ang mga alagad kay Jesus, ay nagsusulat ba sila? Kahit nga maiksi, ganun ba yung ginagawa nila? Nagsusulat sila? Kung ano yung sinasabi ni Jesus sa araw na ito, isusulat nila, inaayos ito araw-araw? Kahit isang araw ay hindi naisulat sa panahon ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, kapag ang Espiritu Santo ay darating, ito ang magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo.
Ipinaalala ng Panginoon sa kanila ang nakalimutan nila. Ipinaalala yung salita, ipinaunawa yung kahulugan ng mga salita at ipinasulat sa kanila. Doon sa Jeremias chapter 30 verse 1 hanggang 2, sa verse 2 sinabi ng Panginoon kay Jeremias, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Ay ang mga propeta doon sa lumang tipan ay isinusulat rin nila kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yung mga alagad ay hindi kaagad nagsulat nung panahong iyon. Subalit, ipinaalala ang lahat ng ito sa kanila nang dumating ang Espiritu Santo pagkatapos ng kamatayan ni Jesus sa krus, pagbangon niya mula sa mga patay at pag-akyat niya sa langit. Ito ang nagpaunawa sa kanila sa kahulugan ng sinabi ni Jesus at isinulat maging ang mga hindi sinalita ni Jesus. Si Apostol Pablo na siyang sumulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan ay wala sa lupain ng Israel nang si Jesus ay naroon. Si Pablo ay nasa Tarso sa Cilicia at ito'y nasasakupan ng Roma, bagamat siya ay Hudyo. Narinig ko ang isang lalaking 33 gulang na ipinako at namatay na nagngangalang Jesus na anak ng karpintero at sinasabi niyang siya ay Mesiyas. Ang maluwalhating Mesiyas, ang Mesiyas na darating bilang hari ng mga hari, ano? Anak lang siya ng karpintero na namatay dun sa krus at siya yung Kristo? Nasaan yung mga nangangaral ng maling ito, ng maling kaisipang ito? Kailangan ko silang patayin lahat sila. Kaya nga, dumating siya dun sa Israel at nagpa siyang patagin ang lahat ng naniniwala kay Jesus. Alam niyo po ba ito? Sinabi niya, ito yung pagbabatuhin. Sinabi niya ito nung pagbabatuhin na si Esteban na puspos ng Espiritu Santo. Siya ay nangangaral ng Ebanghelyo at si Saulo ay balisa, nababalisa siya noon. Pinabantayan niya yung mga babato kay Esteban. Kaya naman, ang ginawa niya, sinusulan niya sila. Binigyan niya sila ng pagsang-ayon laban kay Esteban. Patayin siya! At sa otoridad na ibinigay sa kanya ng mga punong pari, siya'y naglakbay upang arestuhin ang mga taong naniniwala kay Jesus saan mang dako. Ipapabilanggo sila at papatayin. Papunta siya sa Damasco, si Saulo ay ibinagsak ng Panginoon. Kaya naman sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Makakasakit sa iyo ang sumikat sa matutulis. May matutulis sa likod at kung aatras ka, masasaktan ka. Bakit mo ito ginagawa? Siya'y naging bulag ng 3 araw, subalit pinatawad siya ng Diyos at itinalaga si Saulo na umuusig kay Jesus na maging apostol ng mga Hintil. Kaya sa mga sulat ni Pablo, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao o sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Hindi po nakita ni Pablo si Jesus nang siya ay naroon pa sa Israel. Siya ay taong nagsisikap na patayin ang mga naniniwala kay Jesus. Sinabi niya nang una na wala siyang anumang natutunan mula dun sa mga alagad. Maging sa iglesia ng Korinto, well, siya'y hindi niya isa sa 12 alagad, subalit sinabi niya'y siya'y apostol. May mga taong bumabaliwala at humahatol kay Pablo. Subalit, paano niya nga ba naisulat yung 14 na aklat sa Bagong Tipan na wala man lamang nalalaman tungkol kay Jesus? Paano natutunan ni Pablo yung mga salitang maging yung mga alagad ay hindi naunawaan? Hindi ba isinulat ni Apostol Pablo ng detalyado hindi lamang yung pagkakaila kay Kristo, kundi ang pinakamahalagang lihim ng iglesia sa panahon ng Bagong Tipan? Sa Efeso, Filipos, Colossas, Filimon. Kung titingnan natin ang lahat ng ito, isinulat niya ang pananampalataya ng isang ligtas
ang buhay pananampalataya, kung ano ang church at ang lihim ng church. Paano niya ito nagawa? Kapag dumating ang Espiritu Santo, ituturo niya sa inyo ang lahat ng bagay at ipapaalala ang lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. Yung apat na ebanghelyo, yung una ay ang Mateo. Si Mateo ay isang alagad ni Jesus at si Marcos ay hindi kabilang doon sa 12. Nang magkatipon-tipon yung 120 na katao sa Jerusalem upang manalangin na dumating ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, sa tingin ko, yung nanay ni Juan na tinatawag na Marcos, yung nakatira doon sa itaas, ay maaring isang mayamang pamilya sa Jerusalem. Maaring ito'y isang malaking bahay na mayroong attic na nakakapaglaman ng 120 na katao. Siya'y anak ng pamilyang ito. Isang taong minsang nakasama ni Apostol Pablo paglaon, pagkatapos matuto kay Pedro, isinulat niya ang isa sa apat na ebanghelyo sa Bagong Tipan. Ito yung ebanghelyo ayon kay Marcos. Paano? Ito'y sa pamagitan ng Espiritu. Si Lucas, siya isang doktor. Hindi rin siya isa sa mga 12, subalit siya'y naging alagad ni Kristo. Pagkatapos maligtas, umakyat sa langit, makalipas ang mahabang panahon, nang dumating yung Espiritu Santo, ang Biblia ay naisulat at isinulat ito ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng lahat. Kung papaano nakikipagtagpo ang Diyos sa mga Israelita doon sa tabernakulo at sinasabi sa kanila kung saan sila pupunta, kaya naman sa panahon natin, sa church, tama? Ang Espiritu Santo ay naroon. Ang Bagong Tipan ay hindi na naisusulat pa o maisusulat pa. Nang buhay pa ang mga alagad, ang Bagong Tipan ay nakumpleto na at maging ang aklat ng Apokalipsis ay naisulat na. At pagkatapos nito, ang naisulat na salita ay patuloy nating nauunawaan. Ang Espiritu Santo na kumikilos sa atin upang isulat ang salita ng Diyos, ang salita ni Jesus, ang salitang itinuro niya sa mga apostol at ang Biblia ay nasa atin at siyang nagpapaunawa sa atin sa salitang nakasulat. Patuloy nating natututunan yung salita sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ay nasa atin upang maunawaan natin yung salita ng Panginoon. May narinig akong tao noon na nagsabi, ngayon ay napakarami ko nang nalalaman sa Biblia at wala nang natitirang kailangan pang-aralin. Kaya nanalangin siya, Diyos, bigyan mo ako ng panibagong pahayag. Wala nang ibang Biblia paliban sa naisulat ng Biblia. Ano kayang pinagsasabi niya? Maliban doon sa mga apostol at mga salita na dahilan ng pagkakasulat dito, ngayon ay nakikiisa tayo sa kanila. Nababatid natin sa pamagitan ng salita. Posible bang bigyan ka ng Diyos ng bagong pahayag maliban sa Biblia? Nasaan ang galing ang ganitong kayabangan? Ngayon, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kaliwanagan sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, ayon dun sa Colossians chapter 1 verse 6, sinabi na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pagkatapos na mapakinggan ang Ebanghelyo, ay tunay na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya.
At mula ng araw na iyon, mula ng araw na tayo'y maligtas, yung ebanghelyo ay ipinapangaral, lumalago ng lumalago. Hindi lamang po sa mga taga-Kolosas, kundi pa rin po sa Efeso, Corinto, at sa lahat ng mga nakaunawa ng ebanghelyo. Ay gayon din naman sa inyo at sa buong sanlibutan. Humayo at mamunga. Ito ay nangangahulugang ang ebanghelyo ay pinapangaral sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi lamang nito tinutulungan ang mga naligtas na maunawaan yung salita, kundi tumutulong din ito sa paglago sa pananampalataya at sa patuloy na pamumunga, at ang gawain ng Diyos ay patuloy na naihahayag. Ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy at hindi naantala. Tuloy-tuloy po ito. Siya ay gumagawa sa mga ligtas na banal na lumalago sa pagkakilala kay Kristo, sa mga gawang nagmumula sa puso sa ating mga buhay. Sa ebanghelyo at maraming mga kaluluwa ang naliligtas. Sa pamagitan ng ating mga pamumuhay, ang mga gawa ng Espiritu Santo ay naisa sa katuparan at ang kapangyarihan mula sa Diyos ay nagpapatuloy. Pagkatapos nating maligtas, sinabi ba ng Diyos sa atin, "Oh, okay na, kita-kits na lang tayo doon sa langit, ha?" Hindi po. Kundi pasimula pa lamang ang araw na iyon at ang pananampalataya ay patuloy na lumalago mula ng araw na nakilala natin ang Diyos hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Doon sa 1 Pedro chapter 3 verse 18, "Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo." Lumago. Pagkatapos nating maligtas, ang biyaya ng kaligtasan ay tinanggap natin ng minsanan. Ngunit ngayon ay patuloy tayong nakakatanggap ng biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. At nakakatanggap pa ng mas saganang biyaya at lumago sa pagkakilala kay Kristo. Lumalago. Si Jesus na Kristo at anak ng Diyos ay ipinako sa krus para sa ating kasalanan. Ipinatawad ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Iyon lang ba yun? Iyon yun actually pasimula. Mahaba-haba pang panahon ang gugugulin para makilala ng higit ang Panginoon. Kaya nga, para kay Apostol Pablo, sinabi niya, "Ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko." Si Apostol Pablo ay kabiling siya dun sa lipi ni Benjamin, ang lipi kung saan yung unang haring si Saul ay nagmula. Pinangalanan siyang Saulo ayon sa pangalan ng unang hari na si Saul. Siya ay nagkamit ng pagiging pinakamahusay na eskolar ni Gamaliel. Yun yung sinasabi doon sa Filipos 3:6, ayon sa katwiran na sa kautusan ay walang kapintasan. So pinakadakilang pariseyo sa lahat ng mga pariseyo. Ngunit dahil dito, siya ay nagamit upang sumalungat kay Kristo. At yung pangalang Saulo, naging Pablo pagkatapos niyang magkaroon ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng Saulo ay dakila at ang ibig sabihin naman ng Pablo ay hamak. Ang hamak ay sumisimbolo sa kapakumbabaan. Ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa nagpapakumbaba ay siyang nagturo kay Pablo ng mga lihim ng Diyos. Talagang ninanais ni Pablo na matuto at makilala ng higit pa si Jesus. Higit at higit pa. Ang pagkakakilala kay Kristo para sa kanya'y higit na marangal, anupat ang lahat ng mabubuting bagay na sa kanya'y naging sagabal ay inari niyang kalugihan. Sapagkat ang mga ito ay hindi nakakatulong sa kanya, kundi ay naging hadlang upang higit niyang upang hindi niya makilala ang Panginoon. Iyon ay naging hadlang sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya nga inari niya ang lahat ng mga iyon na basura lamang o mga lumang pagsasali ng salita ay ito ay dumi ng tao o sa Tagalog ay tae. Yung salitang tae ay hindi magandang pakinggan. At itinuring ni Pablo ang mga iyon ng tulad ng tae.
pasensya na po dun sa salitang ito, ha? Mga brothers and sisters, itinuring po ni Pablo ang lahat ng mga sa kanya nang walang pakinabang. Tulad lamang ng tae, opo. Ganun lamang niya tinuring yung mga bagay na iyon. Kaya't sino mang magnakaw ng kanyang mga pagmamay-ari, ay wala siyang pakialam at iniisip niyang ang mga ninanakaw na mga magnanakaw na yan, mga tae lang. Dahil alam niya na ang pagkakakilala kay Kristo ay napakadakila at gusto niyang matagpuan ang kanyang sarili na kinikilala si Jesus. Hindi nagnais sa mga kanyang sarili na maging tanyag sa mundo, kundi tinuring niya ang lahat ng mga bagay na mula sa sanlibutan bilang nabubulok sa lupa upang matagpuan ang kanyang sarili na nakay Kristo. Gaano mo nga ba kilala si Jesus? Sinasabi mong kilalang-kilala mo na siya, ngunit gaano mo siya kakilala? Ang tunay na pagkakakilala ay pagiging magkatulad. Ang pakikipagtagpo ng babae sa lalaki at pagpapakasal ay siyang pagpapakilala o pagkakilala sa tao. Katulad ito ng sinasabi sa Lumang Tipan sa bilang 31:18, dalaga na hindi pa nakakilala ng lalaki. Ang pagkakilala ay personal. Nangangahulugang ito na ang pagkakaroon ng relasyon ay personal at pagiging isa. Ang pagkakilala sa Diyos ay tunay na isang hiwaga. Kaya nga dun sa 1 Timoteo chapter 3 verse 9 na iniingatan yung hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na buti. Iyan ay isang hiwaga na ako mismo ay higit at higit pang kinikilala si Jesus. Tanging ang mga nakakaunawa lamang ang nakakaalam nito. Walang sino man ang nakakaalam malibang ipaunawa ng Diyos ito sa kanila. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Higit at higit pa sa bawat araw. Ang lumago sa pagkakilala kay Jesus ay ang pagiging higit na maging tulad sa Kanya, pagiging katulad niya. Kilala ko ang Panginoon at kilala ako ng Panginoon. Alam mo na meron kayong malapit na relasyon kung kilala ninyo yung isa't isa, hindi po ba? Sinasabi pa nga ng mga tao na mga ignorante, napakamamang naman nilang lahat. Sinasabi ito ng mga hindi nagpipigil sa kanilang mga bibig at pag-uugali, bagamat sila ay mga nagtapo sa mga prestigyosong universidad, nagkaroon ng ilang degree bilang mga doktor at may posisyon na kagalang-galang. Ang hindi angkop na personalidad ay kamangmangan. Bakit? Dahil ang layunin ng edukasyon ay bigyan ng maayos na pagkatao ang isang tao. Tinatawag natin ito na humanitarianism, di po ba? Yung edukasyon sa mga araw na ito, well, yung edukasyon sa pagkatao sa ngayon ay hindi na ganung kaganda. Tayo, para sa Bibliyang ito, yung personalidad ng mga Kristiyano ay ang pagiging katulad ng Panginoon. Naalala natin ang Panginoon kung paanong nakilala natin siya. Paunti-unti. Mga kapatid, gaano ninyo kakilala ang Panginoon? Gaano na kayo nagiging katulad ng Panginoon? Gaano lumalago ang inyong kaalaman sa pagkakakilala sa Panginoon? Paunti-unti. Sa paunti-unti ninyong paglago, nakakapag-isip na ba kayo ng gaya ng Panginoon? Nagsasalita na ng gaya ng Panginoon? Kumikilosa po ba kayo ng gaya ng Panginoon at natututo sa Panginoon? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, gaya ko kay Kristo. Ganito siya, ka-confident. Maging tulad kayo sa akin sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Meron bang anumang dungis sa buhay ni Apostol Pablo pagkatapos siyang maligtas? Wala, kahit hanggang siya inapugutan sa ulo doon sa may Roma. Sinubukang patayin ng mga Hudyo si Pablo, subalit ano ang kanyang naging kasalanan?
Nagkasala ba siya ng malaki? Hinatulan at kinutya ng mga taga-Korinto si Pablo, ngunit gumawa ba siya ng anong pagkabali? Ngayon, dapat ninyong malaman na dapat tayong lumago sa kaalaman sa pagkakilala sa kay Jesus. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Dapat patuloy tayong matuto tungkol sa Panginoon. Natututo mula sa Kanya. Maaring sabihin ng mga nagsasabing bihasa sa Biblia na ngayon ay mas higit ko itong naunawaan. Kung gayon, ipakita mo sa amin kung gaano mo ito naunawaan. Ang pagkakakilala ay hindi sa pamagitan ng ating hamak na pag-iisip. Ang personal na pagkakakilala ay siyang tunay na kaunawaan. Tingnan po natin dun sa 1 Corinto chapter 2 verse 10. 1 Corinto chapter 2 verse 10. 1 Corinto chapter 2 verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ipinapahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Ito yung banal na hiwaga ng Diyos. Ipinahayag niya ang malalalim na bagay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Doon sa isang himno, sabi doon lalong-lalong kabanalan ni Jesus ay ipaalam, diwang banal, gurong tunay, ukol kay Jesus turuan. Ukol kay Kristo'y turuan. Ngunit, ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu Santo ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo ng kalaliman at hiwaga ng Diyos. Kaya dapat patuloy tayong natututo mula sa Espiritu Santo. Tama? Ano yung dapat ninyong gawin upang matuto? Sabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Nagbibigay ng biyaya, ibig sabihin, dapat tayong lumago ng mabuti sa biyaya at kalaman. Sa katunayan, hindi natin nalalaman lahat ng biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung makatanggap ng kaligtasan, yun lang ba ang biyaya? Matapos maligtas, dapat ninyong unawain kung gaano kalaking biyaya ang nais ibigay ng Diyos sa atin. At kung gaano natin ito dapat malaman. Dapat ninyong malaman ang kalaliman ng Diyos unti-unti. Pagkaunawa, ibig sabihin, sinisiyasat ang lahat ng mga bagay ayon dun sa 1 Corinto chapter 2 verse 10. Ang ibig sabihin ay kinikilala. Kung gaano natin kakilala ang Panginoon ay ganun tayo nagiging malapit sa Kanya. Mga brothers at sisters, sino po ba yung pinakakilala ninyo? Brother, sino yung pinakakilala mo sa mundong ito? Yung kaibigan mo ba? Yung kababata mo ba? Yung kasama mong lumaki mula nung bata? Yung kasosyo mo ba sa negosyo? May kilala ka bang sikat na tao? Hindi yung mga taong ito, sino ang kilala mo ng personal? Sino yung pinakamalapit na tao sa iyo? Kilala natin yung pinakamahusay na tao, maaring sila yung ating ina o ama, asawang lalaki o asawang babae. Kilala nila ang isa't isa. Kilala ng asawang lalaki yung asawang babae at kilala rin naman ng asawang babae ang asawang lalaki. Alam nila ang mabubuting bagay at maging ang mga masasamang bagay, lahat ng bagay. Dahil meron silang pag-ibig at hindi kaaya-ayang mga pag-uugali. Kaya, naunawaan naman nila yung isa't isa. Kung hindi nila kilala yung isa't isa, magkakaroon ng problema. Mahal kita, ngunit bakit hindi mo nalalaman ang aking pag-ibig? Dahil wala silang maayos na fellowship. Doon sa Mateo 7:22, sa araw na iyon, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, Ibya, nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalaya sa mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan.
Gano'n nga ito kamangha-mangha? Nagpropesiya sila sa pangalan ng Panginoon, ang aral ng Ebanghelyo at ng turo ng Biblia. Nagpalayas pa nga ng demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. Gumawa sila ng mga gawang makapangyarihan. Yun yung sinabi nila. Kamangha-mangha ba ang yung mga taong ito? Sa katunayan, ano po ba yung sinabi ni Jesus sa kanila? Anong sabi? Hindi ko kayo kilala kailanman, sinabi ng Diyos. Hindi kita kilala. Sino ka? Hindi ginawa ko ito para sa Panginoon. Hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Ano yung nangyari? Hindi ba kakaiba ito? Una, hindi sila ligtas. Kahit na hindi sila ligtas, nagpropesiya sila, naging guru sa teolohiya, naging pastor, nagturo ng Biblia, ako ay nagtuturo. Paano magiging doktor sa theology ang isang tao? Maari ko ba silang tanungin? Alam ba nila lahat? Kung sasabihin nilang ako ay doktor ng theology, sa tingin ko po ay magiging katawa-tawa sila. Paano nga sila naging doktor ng theology? Ano nga po? Sila ay mga doktor ng philosophia. Kinikilala nila yung mundong ito, ngunit hindi natin sila kilala. Ano ba ang kanilang nalalaman? Paano nila ito nalalaman? Maraming bagay ang hindi natin nalalaman kay Jesus. Tayo ay gaya ng bata. Ang kaalaman ng elementary student at college student at ng sikat na professor ay talagang magkakaiba. Kaya dapat tayong maging malapit sa Espiritu Santo upang malaman natin yung mga malalim na bagay ng Diyos. Dapat tayong lumakad sa Espiritu Santo. Dapat nating personal na makilala yung Panginoon. Kung gaano natin kakilala ang Panginoon ay nagiging pinakamahalagang tao siya sa atin. Kahit hindi ko man kilalanin o hindi kakilalanin ng mga tao sa mundo, ngunit kung kilala mo ang Panginoon at ginagawa niya ang nakakabuti para sa iyo. Parang si Apostol Pablo, itinakwil ang makamundong bagay dahil nalalaman niya na ang makilala ang Panginoon yung pinakamahalaga. Higit na mabuti kung kasama niya ang Panginoon kahit wala siya ng anumang bagay sa mundong ito. Kaya nga, Jesus, my Lord, you are in my heart. I am satisfied with just one Lord. Ito ay totoo. Walang anumang bagay, totoo po. Dahil higit na mahalaga na makilala ang Diyos na hindi natin ito maipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Mga brothers at sisters, kung gaano tayo pinamumunuan ng kasakiman ng mundo, tayo ay nagiging malayo sa Panginoon. Tinalikuran ni Jesus yung kalwalhatian ng langit at iniwan ang upuang may nakalaang proteksyon mula sa libu-libong mga anghel at ipinanganak sa sabsaba ng hayop. Namuhay siya na anak ng karpintero sa loob ng 30 taon. Pinaglingkuran niya yung kanyang mga magulang. Wala siyang mapahingahan ng kanyang ulo. Tumanggap ng paghahamak at pag-uusig mula sa mga tao at namatay ng hindi makatarungan doon sa krus. Namatay siya sa krus ng wala namang dahilan. Hindi siya nagdahilan. Siya yung tanging anak ng Diyos. Siya yung hari ng mga hari. Siya ay iisa kasama ng Diyos na lumikha ng langit at ng mundo. Naunawa niyo po ba ito? Mga brothers at sisters, dapat nating naising mas higit na kilalanin ang Panginoon. Dapat tayong maging malapit sa Panginoon. Nais ang Panginoon na tayo ay tumulad sa Kanya. Dapat ito yung pag-asa natin. May isang himno ang sabi doon sa himnong yun. Lalong-lalong ipahayag si Jesus na liyag at ang kanyang pagliligtas ay sambitin oras-oras.
Alam niyo po yun? Lalong-lalong ipahaya si Jesus na liyag at ang kanyang pagliligtas ay sambitin oras-oras. Dapat ang Panginoon ang ating pag-asa. Ayos lamang iyon kahit wala nang anumang bagay pa. Tanging ang Panginoon lamang. Siya lang yung dapat nating kilalanin. Buksan natin po doon sa 1 Corinto chapter 2 verse 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Yung espiritu ng mundo, ito'y mula sa Diablo. Hindi natin tinanggap yung espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos. Hindi ba ang espiritu na mula sa Diyos ay ang Espiritu Santo? Tinanggap natin yung espiritu na ibinigay ng Diyos na nagpapaunawa ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng biyaya. Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, naunawaan ba natin dahil tayo ay matalino? Siyempre po, yung mga nangangaral ay dapat mahusay na maipaliwanag ito. Ngunit, hindi nila ito naunawaan dahil sa mahusay yung pagpapaliwanag. Hindi ito maunawaan ng ilang mga tao kahit na ipaliwanag ito ng mga counselor dun sa pinakamadali o detalyadong paraan. Kahit nga nguyain ito ng mabuti ng mga counselor at ipahayag gamit ang kanilang bibig, hindi nila ito maunawaan. Kaya nung ibon na inaalagaan ang kanyang anak na ibon, dala nung nanay yung karne at syempre, pakakainin niya yung kanyang anak. Nakita ninyo po ba yung nanay na ibon na hinihimay at inilalagay sa bibig ng anak na ibon? Paisa-isa, paunti-unti. Upang makain niya ito ng mabuti. Kung ito ay medyo malaki, malaki na ng konti yung bibigay na karne. Makakain niya ito ng buo kapag siya ay lumaki na. Bakit hindi nila ito maunawaan kahit na detalyado itong ipinapaliwanag ng mga counselors? Dahil sa baluktot nilang puso. Kapag naunawaan niya na siya ay isang makasalanan na mamamatay at desperadong nagnanais na maligtas, bubuksan ng Diyos ang kanyang puso at ipapaunawa sa kanya ito. Sa Gawa, chapter 16, nang pumunta si Apostol Pablo sa Filipos upang ipangaral ang mensahe sa mga babaeng nagtitipon malapit sa ilog, binuksan ng Panginoon yung kanyang puso upang makinig na mabuti at ang mga bagay ay isinabi ni Pablo. Marami sa kanila ang nakarinig. Ngunit bakit si Lydia lamang yung nakaunawa? Dahil si Lydia ay isang mangangalakal ng telang ube, ay nagkaroon ng tapat na puso na nagnanais ng biyaya ng Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at ipinaunawa sa kanya kung paano siya maliligtas. At lubos siyang nagbago. Kaya nga, inanyayahan sila doon sa kanyang bahay. Pinaglingkuran niya sa bahay sina Pablo, Silas, Lucas at yung mga apostol. Binuksan niya yung kanyang bahay. Yung bahay lang ba yung binuksan niya? Hindi. Determinado siyang mabuhay para sa ebanghelyo. Yung iglesia ng Filipos ay nagpasimula sa kanya. Naunawaan niya dahil binuksan ng Panginoon yung kanyang puso. Isang beses lamang ba tayo makakatanggap ng biyaya? Napakaraming biyaya po yung ating matatanggap at katotohanan na ating malalaman. Mahaba pa ang tatahakin upang mapuspos. Kung iniisip mong marami ka ng nalalaman at sasabihin, sapat na itong nalalaman, ano po? Ano ang sapat para sa inyo? Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Ito yung sinabi doon sa 1 Corinto 8:2. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo at ay dapat mag-ingat na baka siya ay mabuwal. 1 Corinto 1:12. Ngunit ano nga? Kung itunulak niyo ba yung isang tao? Hindi ba siya ay matutumba? Napakaraming biyaya ang nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin.
Gusto po ito ng Diyos na ibigay sa atin. Ngunit, siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Upang makatanggap tayo ng higit na biyaya at upang makilala ang Panginoon ng higit pa, dapat nating ibaba yung ating sarili at naisin ang kapakumbabaan. Si Apostol Pablo ay nakatanggap ng higit na biyaya. Ang kanyang hayagang sinasabi na siya ay hindi nagkulang ng anumat higit sa ibang mga apostol. Ngunit, si Pablo, ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Ito yung kanyang sinabi. Ito ang tao na pupunta sa kalaliman ng impyerno. Siya ay mapagkumbaba. Alam niya ito. Bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Siya ay pumunta sa ikatlong langit. Ano ito? Ano yung ibig sabihin nito? Yung unang langit, ito yung kung saan yung mga ibon at eroplano ay lumilipad. Yung ikalawang langit naman ay yung langit na may mga bituin. Yung ikatlong langit ay ang walang hanggan langit. Si Pablo ay nakarating doon. Nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin. Ngunit, nagpigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Si Pablo ay huminto sa pagsasalita tungkol dito. Ito ay nakakamangha. Ngunit ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Si Pablo ba ay ipinagmalaki yung kanyang naranasan? Hindi po. Sapagkat ako ang pinahahamak sa mga apostol. Subalit, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Habang dumarami ang biyaya ng kanyang natanggap, mas nalalaman niyang siya ay walang kabuluhan. Sinasabi ng Biblia na ang karunungan ay nagpapalaki ng ulo. Kaya nga sinabi doon sa 1 Korinto chapter 8 verse 1, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ang pag-ibig ay ang pagkatao ng Diyos. Si Pablo ay hindi nagpanggap na ito yung kanyang nalalaman. Hindi siya nagmamalaki. Subalit, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Kung hindi sa biyaya, siya ang pangunahin sa mga makasalanan. Dapat nating palaging suriin yung ating sarili sa harap ng Panginoon. Napakaraming biyaya na nais ibigay sa atin ng Diyos. Napakaraming bagay na dapat nating malaman. Ngunit hindi natin ito naunawaan dahil hindi natin ito ninanais. Kaya ang ating pananampalataya ay maaring manghina. Ang mga banal sa Korinto ay nagpropesiya, nagsalita ng ibang wika at mayroong mga karunungan. Ngunit ano yung sinabi sa kanila ni Apostol Pablo? Kayo ay tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ito ba ay mahalaga na sila ay nagpo-propesiya o nagsasalita ng iba't ibang wika at may karunungan? Ano yung sinabi doon sa 1 Korinto chapter 13? Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ang kuyong bundok, ngunit kung walang pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Kung walang pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabangan. Ano nga ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig na ito ay si Jesus. Ang Diyos ay pag-ibig. Si Jesus ay siya mismo ang pag-ibig. Ang karunungan kay Jesus ay pag-ibig. Kung higit nating nakikilala ang Panginoon, ay higit tayong napupuspos ng pag-ibig. Kaya ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob, ang pag-ibig ay hindi maingitin.
Umapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang gilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayumutin, hindi nagtatala ng pagkakamali, natutuwa sa katotohanan. Yung pag-ibig na ito ay yung pagkatao ni Jesus upang maging kagaya ng Panginoon ng higit pa. Ito ay ang ganapin ng pag-ibig ng Panginoon. Kung hindi ganito, ay hindi dapat tayo magmalaki at magyabang. Ang pag-ibig ay matiisin. Hindi ko na ito matiis. Ano bang gagawin ko dito? Gaano katagal tayo dapat magtiis? Hanggang katapusan. Gaano katagal matiyaga naghihintay ang Diyos? Ipinagkanulo ni Judas si Jesus hanggang sa katapusan at inibig ni Jesus si Judas hanggang sa katapusan. Sila ay kanyang minahal hanggang katapusan. Hanggang katapusan, iibigin ng Diyos ang mga tao hanggang sa katapusan. Dahil ang tao ay pinagtaksilan ng pag-ibig ng Diyos hanggang sa katapusan. Siya ay napunta sa impyerno. Kaya naman, tignan natin doon sa Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2, verse 27 hanggang 28. Unang Juan chapter 2, Unang Juan chapter 2, verse 27. Unang Juan chapter 2 verse 27 hanggang 28. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuturuan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Ano yung pagpapahid? Ang Diyos ay pinahiran ng Espiritu Santo. Ibinigay ng Diyos yung Espiritu Santo sa mga ligtas. Ano yung ginawa ng pagpapahid at ng Espiritu Santo? Subalit, ang mga aliw, siya ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at nagpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman, ay hindi ito nangangahulugan na hindi na natin kailangan ng sinumang magtuturo sa atin sa iglesia. Ito'y nangangahulugan na hindi natin kailangan ng turo ng tao liban sa turo ng banal na espiritu. Ang mga taong tinutulig sa yung ating iglesia na sinasabi, yung sa church na yan, yung mga pastor ay hindi naman nakapagtapos sa seminaryo. Sa ang seminaryo nakatagpo o nakapagtapos yung 12 apostol. Si Judas ay pinagbili si Jesus sa 30 pirasong pila. Ang lahat ng ibang mga alagad ay tumakas nang si Jesus ay namatay sa krus. Si Pedro ay itinanggi si Jesus ng 3 beses. Kung ang banal na espiritu ay hindi dumating, sino ang makakagawa nito? Ako, dumalo ako sa church mula nang ako ay grade 7. Hindi ako pumupunta sa church upang maniwala kay Jesus dahil iyon ay Christian school. Kaya naman, ako ay obligado mag-aral ng Biblia at dumalo sa church tuwing linggo. Kaya ako ay nag-aral ng Biblia at ako ay walang magawa kundi ang kilalanin ang pag-iral ng Diyos sa pamagitan ng aking konsensya. At ako ay naniwala sa mga kaluluwa, langit at impyerno, ngunit bilang mag-aaral, ang bawat tao ay mayroong layunin at pangarap sa buhay. Habang Korean War, ninais kong maging piloto ng eroplano. Ito ay napaka-cool tingnan. Pangarap kong maging Air Force na nakakapagpalipad ng malaya sa kalangitan. Ngunit,
Ito'y mukhang mahirap na magawa. At hili kong manguha ng litrato, ako ay nagtrabaho sa pagkuha ng larawan. At mula nung ako'y bata pa, ito ay talagang kawili-wili. Ngunit, ito ay hindi wasto. At inisip ko na, hindi naman ako maaring maging talent sa TV. Hindi ako maaring maging movie director, kaya gusto kong maging cinema photographer. Ngunit kinalaunan, ay nako, wala itong kabuluhan. Iyon yung naisip ko. Kung ganun, ano ang dapat kong gawin? Nag-iisip talaga ako, ano yung gagawin ko? Okay, pupunta ako sa theological seminary. Yun yung naisip ko. Dahil hindi naman ako pwedeng maging Air Force, hindi naman ako pwedeng maging artista, hindi ako pwedeng maging director. Kaya naman, pupunta ako sa theological seminary. So ako pumunta doon kasama ng isang kaibigan at nakatira sa church building. Ako ay masigasig na nag-aral ng Biblia doon sa Daegu. Doon ako sa Daegu nag-aral kasama nung aking kaibigan. Tuwing Sabado, ako ay nag-evangelize sa pamagitan ng pagbisita sa palengke, sa parke, at anumang lugar na mayroong dalang evangelism leaflet. Sa una, ang ibang kaklase ko sa theological seminary ay sinasamahan ako. Ngunit, kinalaunan, sila ay isa-isang nawala at walang sinuman ang sumunod sa akin. Ngunit, ako ay hindi sumuko. Kaya naman tuwing bakasyon, ako ay nag-evangelize kasama ng isang matandang pastor dun sa probinsya na may matinding pagpapagal. At ako ay inatasa na mamahala ng isang church na nagsisimula pa lamang sa probinsya na hindi naman ganun kalayo sa Daegu. Ito ay nangyari habang ako ay nasa theological seminary. Kadalasan, ang iglesia ay hindi ipinapamahala sa isang estudyante ng theological seminary. Ito ay hindi karaniwang nangyayari. Ito ay tinatawag na helper at hindi evangelist. Siya ang namamahala sa iglesia habang nag-aaral sa theological seminary. Ako'y nangangaral doon sa loob ng 2 taon, kaya iniisip ko na ako yung mangunguna doon sa langit. Ako ay nananalangin sa madaling araw at nagtuturo ng Biblia sa mga kabataan hanggang gabi. At ako ay natutulog sa iglesia. Ang isang tao sa bayan ay nagsabi sa akin, "Batang lalaki, ikaw ay nakakaawa. Hindi mo na-enjoy ang mundong ito sa iyong kabataan. Ikaw palaging nananalangin sa madaling araw hanggang sa hating gabi. Ito ay nangyari habang ako ay nananatili sa isang maliit na bahay. Ngunit tuwing tinitingnan ko sila, sila'y kaawa-awa." Ako ay tinuring nilang miserableng tao, "Bakit ganyan ang batang iyan?" Kaya sinabi ko sa aking puso, "Ako ang mangunguna sa langit, tignan nyo lang." Ngunit kinalaunan, merong isang evangelist mula sa Netherlands ang nangaral ng ebanghelyo at merong mga tao na naligtas. Iyon ang simula ng iglesia. Merong isang pastor na sa Presbyterian Church ang naligtas at nagnais na ituro yung ebanghelyo sa mga estudyante ng theological seminary. At siya ay pumunta doon sa school kung saan ako nag-aaral. Tinuruan niya yung mga estudyante sa chapel time. At aming naunawaan na hindi pa ako na ipanganak na muli at ako ay nabahala. Ngayon ay pupunta ako sa impyerno. Sinabi na malibang ang isang tao ay maipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ko masabi yung nasa loob ko kahit kanino man. Sa mga panahong iyon, nabasa ko na yung bagang tipan ng 50 beses, 3 beses sa lumang tipan, nabasa ko na yung Biblia ng maraming beses. Ang iba ay nakapagtapos na ng theological seminary nang hindi nabasa yung Biblia kahit 1 beses. At noong October 30, 1962, mga alas 8 ng gabi,
aking naunawaan kung ano ang relasyon ng biyaya ng krus ni Jesus sa akin at sa pamagitan ng konsensya at hindi ng doktrina o karunungan. Nang marinig ko yung Hebreo 9:12, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Nagulat talaga ako. Nanaman ko na sa kauna-unahang pagkakataon ang walang hanggang katubusan. Ang lahat kong mga kasalanan ay natubos na magpakailanman. Kinurot ko pa nga yung sarili ko at chinicheck ko kung panaginip ba ito. Nakakamangha. Hindi ito panaginip, ito ay totoo. Hindi ko alam ang ibang mga bagay, subalit ang tungkol sa pangamba na mapunta ako sa impyerno ay naglaho na nang malaman ko ang lahat kung mga kasalanan ay natatawad na magpakailanman. Hindi na ako pupunta sa impyerno. Natitiyak ko na sa langit na ako pupunta. Hindi ko alam na iyon pala yung kaligtasan at ang maipanganak na muli. Subalit tiyak ako na ang kasalanan ay napatawad na magpakailanman. Kaya nga, sinasabi sa isang himno, "Down at the cross where my Savior died, down where my, where for cleansing sin." Lahat ay nalutas. Lahat ay nalutas. Pagkatapos nun, kapag nagbabasa ako ng Biblia, tila ang Biblia ay ibang-ibang aklat na. Hindi ko yun naunawaan nung bagamat ilang beses ko nang nabasa ang Biblia dahil ang mga mata ko ay nabubulag pa. Kaya nga, mga kapatid, hindi natin maunawaan ang Biblia na isinulat ng Espiritu kung wala ang tulong ng Espiritu. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng Sanlibutan kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Hindi rin natin maunawaan ang biyaya ng Diyos kung wala ang tulong ng Espiritu. Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Hindi nito ibig sabihin na hindi natin kailangan ng may magturo sa atin. Nangangahulugan na ito na hindi natin kailangan yung turo ng tao, kundi ng turo ng Espiritu. Yung principal doon sa Theological Seminary na pinag-aaralan ko ay kilalang tao sa aming bansa. Nakatanggap siya ng degree ng Doctor of Theology sa Amerika at iniisip ko na dapat maging gaya ako sa kanya o siya yung maging katulad ko. Subalit pagkatapos kong maligtas, naunawaan ko na hindi tama. Nagmisulan siyang kindergarten teacher para sa akin. Ang mga sikat niyang sermon ay tila walang kabuluhan. Ang pastor na minsan kong hinangaan ay nagmukhang mapagkunwari. Bakit? Dahil ba nagmamalaki ako? Hindi po. Kundi dahil naunawaan ko na ang katotohanan. Sino ang dapat na magturo? Siya na nakaunawa sa pamagitan ng Espiritu ang siyang dapat magturo. Sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyokan ng Espiritu Santo. Hindi natin maunawaan yung Biblia na isinulat sa pamagitan ng Diyos kung wala tayong tulong ng Espiritu. Paano natin matuturo ang ibang yung mga ito sa iba kung hindi tayo tinuruan ng Espiritu? Ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kayo'y tinuruan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Ang Espiritu ang siyang tumutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos kapag tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo, at ito rin ang Espiritu na nagtuturo sa atin na makilala ang Panginoon pagkatapos ng kaligtasan. Kaya, paano matuturuan ng isa ang iba kung hindi siya tinuruan ng Espiritu? Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo kaya hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuruan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan nito at gayon kayo manatili sa kanya. Ang pagtuturo ng Espiritu ay kasama ang lahat ng mga bagay na kailangan natin para sa kaligtasan at pagkatapos ng kaligtasan.
sinasabi ng iba na nakatanggap kayo ng kaligtasan sa ating church dahil ang church natin ay maayos na nangangaral ng ebanghelyo. Gayunpaman, kailangan nating matuto sa ibang church pagkatapos ng kaligtasan. Ano yung sinasabi nila? Tama ba na magkaiba ang nanay na nagluwal at ang nanay na magpapalaki sa bata? Kapag ang hindi pa mature na babae ay ikasal at nagsilang ng sanggol, siya ay magiging ina. Nang siya ay maging ina, siya ay nagiging matapang. Nahagawa niya, napalakihin yung kanyang anak, nakakamangha po ito. Tingnan po natin yung mga hayop. Kapag ang isang ina ay may anak, napapalaki niya ang kanyang anak sa pamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili hanggang kamatayan. Kapag dumating yung kaaway, hindi siya tumatakas kundi lumalaban para maingatan yung anak. Kapag nanganak ang isang babae, siya ay nagiging ina. Ina, pinalalaki niya ang kanyang anak bilang ina. Sinasabi ng ina, pinalalaki ko ang aking anak ng mag-isa ng may sakripisyo. Lalo na kapag namatay na yung asawa niya at marami siyang mga anak. Ginagawa niya yung anumang trabaho gaya ng pagtitinda ng tinapay o isda na sa madaling araw. Kaya naman nakakamangha talaga. Ang babae ay mahina, subalit ang ina ay ano po? Alam ninyo ba kung gaano sila kalakas? Kahit mamatay siya para sa kanyang anak. Tama ba na ang nanay ay nagluwal sa bata at ang bata ay palalakihin sa bahay ampunan? Saan dapat palakihin ang bata? Ang ina ang dapat na magpalaki sa bata. Kung ang gawain ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao ay naipakita sa pamagitan ng church, ang church ay patuloy na magtuturo upang ang mga taong naligtas ay lumago. Kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahay tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan nito at gayon kayo manatili sa kanya. Mga kapatid, ang mga pastor at mga evangelist ng ating church ay talagang mga ligtas. Sila ay patuloy na tinuturuan ng Espiritu Santo. May mga mangangaral ba na nagkakamali? Siyempre, maaari pong may mga maliit na pagkakamali, subalit may mali ba tungkol sa mahalagang paksa? Wala. Hanapin ninyo. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan nito at gayon kayo manatili sa Kanya. Ang pananatili sa Kanyang salita ay ang pananatili sa Kanya. Gayon din, at ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa akin. Manatili saan? Ang maturuan tungkol sa Kanyang mga salita, sumampalataya sa Kanya, mga salita at sumunod sa Kanyang mga salita ay ang pananatili sa Kanya. Upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Sa church, natuto tayo sa pamagitan ng salita. Sa church tayo ay natuturuan at kung namumuhay tayo sa buhay ng pagsunod, ay makakatayo tayo sa harapan ng Diyos na may pagtitiwala sa kanyang pagpapakita. Anong ibig sabihin po nito? Kapag ang Panginoon ay dumating, iahayag ng Diyos kung tayo ay nanatini sa Panginoon o hindi. Ang pananatini sa Panginoon ay hindi lamang dalhin ang inyong katawan dito at maupo. Ang maiupo ang inyong sarili dito ay mahalaga rin po. Maraming mga kapatid ang dumating dito ngayon at higit pa ang darating sa susunod na linggo. Ngayon, ang 7 beses nating summer retreat ay halos 10,000 katao ay maari nang magtipon ng minsanan. Ganito ang nangyari noon. Ngayon, lalong marami na ang darating. O ano yung dapat nating gawin? Ito yung dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos yung mas malaking retreat center. Nagbigay siya ng halos mahigit na 50,000 square feet. Sa susunod na buwan, magugulat kayo. Kapag nagpunta kayo doon sa ating retreat center, magugulat po talaga kayo dahil naiparenovate natin ito. Sa panahon ng 7 beses na summer retreat, maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas. Mahalaga na ang taong naligtas ay patuloy na lumayo at magtipon physically at napakahalaga din nito. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, nung tayo ay nalilimitahan sa pagtitipon dahil sa coronavirus, gugustuhin ko nang pumunta sa church pero hindi pwede.
Hindi nila sila pinapayagang magtipon. Pagkaraan ng ilang panahon ngayon, tanging mga bakunado lamang yung pinapayagang magtipon, hindi po ba? Hindi pwede yung matatanda, gayon din yung mga bata. Pagkatapos, maginhawa na, ayos na, tayong pumunta sa church. Makinig na lang ng sermon habang nakahiga at matulog sa bahay. Anong mangyayari pagkatapos po nito? May nagsabi, ang taong ngayon ay pupunta na sa libingan. Ang ibig sabihin nito, ang taong iyon ay mamamatay. Kapag ang isang tao ay namatay, minsan sinasabi na siya ay dadalhin sa libingan. Ang Christian life niya ay mamamatay. Ito yung ibig sabihin nun. Hindi ito'y nangangalugan na ang espiritu ng taong iyon ay mamamatay, kundi yung kanyang Christian life ay mamamatay. Ang taong buhay ay dapat na kumilos gaya ng taong buhay. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong magtipon. Dapat tayong magtipon. Kapag nagtitipon tayo physically, ang puso natin ay nagkakaisa rin. Napakahalaga po nito. Kaya kapag nagtapos na ang pandemic simula sa May, ay babalik na tayo sa normal gaya ng dati. At hindi magtatagal ay titigil na ang pagsuot ng mask. Ngayon, ano yung problema? Ganito din po ang iniisip ko. Nandahil sa coronavirus, hindi tayo nakapag-Bible Seminar Summer Retreat. Isang bagay ang maganda na ito ay napaka-komportable. Ang pagiging komportable po ba ay mabuti? Hindi po, ito ay pagiging tamad. Ang katamaran ay kasalanan. Ikaw na masama at tamad na alipin. Tamad at masama. Ito ay kasamaan at kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasalanan na, naiintindihan po ba ninyo? Isang pantas na anak, siya'y nagtipon sa tagaraw, ngunit siyang natutulog ay nagdadala ng kahiyan. Ganito yung nakasulat sa Kawikaan 10:5. Anong oras na? Oras na ba para matulog? Gaya ng lyrics ng kanta, "For the night is coming when man works no more." Nung nasa retreat center po ako, kapag nagsisimula na ang retreat center, pakiramdam ko po ay dapat ko nang simulang tumira doon. Kami ng mga pastor at mga evangelist ay dapat nang magtipon-tipon at sumigaw gaya ng mga leon. Napakaraming bagay ang dapat gawin. Ang mga pastor at mga evangelist lang ba ang dapat na gumawa? Hala, tayo ay dapat na magtipon-tipon. Kahit nitong mga nakarang araw, narinig ko ang sinabi ng isang sister. Ang sabi niya, kapag panahon ng summer retreat, tumitira na tayo sa retreat center. Ibig sabihin na kumakain at tutulog? Hindi po. Patuloy tayo nag-evangelize. Dahil patuloy na dumarating ang ligaw na kaluluwa, talagang nagpapasya. Nagpapasaya ito sa kanya. Kung ngayon, mayroong pagbuhos ng langis. Dapat tayong manatili sa mga turo. Kapag dumating na ang Panginoon, ipapahayag ng Diyos kung nananatili tayo sa gawain ng Panginoon, kung sinunod natin ang Espiritu Santo o kung sinunod natin ang ating laman at gumawa ng ayon sa sarili nating pagnanasa. Sinabi niya na dahil posible na tayong maging kahiyahiya, naiintindihan niyo po ba? Sa kanyang mga turo, ang maturuan at sumampalataya at sumunod ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Wala nang higit pang mas mahalaga kaysa maturuan ng Espiritu Santo at kanyang pagtuturo. Ang mamuhay ng buhay na sumusunod pagkatapos maligtas ay napakahalaga. Dapat tayong patuloy na matuto. At ano yung layunin ng maturuan? Upang ang ating puso ay mabago, upang ang ating buhay ay mabago, at upang tayo ay sumunod. Ngayon ay iwaksin na natin ang mga bagay ng pagkamasarili, ng laman, ng kasakiman, at mabuhay ng maayos gaya ng isang tunay na Kristiyano. Sa gayon ay matatanggap tayo ng papuri at kalwalhatian. Ganito yung kasiyahan. Manatili tayo. Maging ganito nawa tayo. Ang buhay na nananatili sa Panginoon, patuloy natin itong pag-aaralan, ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ganun po, manalangin tayo. Mabagi naming Amang Diyos, sa katapusan ng panahon, nagpapasalamat po kami yamang iniligtas mo kami mula sa napakaraming tao sa mundong ito. Pakiusap, gabayan mo po kami na hindi na mamuhay sa aming natitirang buhay para sa aming pagnanasa ng laman at huwag matukso
sa pagnanasa ng walang kabuluhang mundong ito, kundi mamuhay para sa banal na kalooban ng Diyos at sa pagtuturo at gabay ng banal na Espiritu. Sa gayon ay may pagtitiwala kaming makatayo sa harapan ng Panginoon na muling darating na walang anumang ikahihiya at pagsaway. Panginoon, pakiusap, kumilos ka po sa darating na summer retreat at sa lahat ng mga Bible seminar, at nawa po ay gamitin mo po kami sa napakahalaga mong kalooban. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.